Ngayon po ay kabistahan ng Saints Day at itong araw ng at saka ng kahapon noong tayo po ay binigyan ng pagkakataon para pumunta tayo sa sementeryo o sa columbarium. Kayo ba ay pumunta sa sementeryo kahapon or ngayon? Ano ba, pumunta ba kayo? Pwede ba itaas yung kamay ninyo? Pumunta ba kayo? Kayo dito? Oo, dito. Oh, okay. Oo. Quite many. Oo. So, mabuti naman. At ngayon ay pumunta din kayo sa simbahan para ipanalangin ang ating mga yumao. So, pwede ba tingnan ninyo yung mga katabi at sabihin sa inyong katabi, well, sabihin sa kanya, salamat nandito ka at salamat at buhay ka pa. Yan. So, buhay na buhay pa tayo. Amen. Oo, buhay na buhay pa tayo. At alam ninyo nyo, of course, nakatawa kayo, very good. Pero alam nyo, barang araw ay tayo din po ay mapapa sa kabaong na rin o mapapa sa ating puntod. No? Sapagkat alam ninyo, tayong lahat ay hindi mabubuhay dito sa mundo magpakailanman. So we have to remember that, that we will all pass away from this life. Alam niyo, nabasa ko yung tungkol sa buhay ng the longest who died in the world. That is Sister Andre. At alam niyo kung ilang taon siyang nabuhay. He was the longest woman who died or person in the world. You know how old she was? She was 118 years old. Imagine 118 years old. At ewan ko, kayo ba ay lalampasan pa ninyo yun? Mayroon ding isang Frances na katulad ni Sister, ang pinakamahaba ay siya po ay si isang Frances na nabuhay hanggang 122 years old, the oldest of all the persons who live until 122. So we will not, I suppose we will not break the record of this woman. Now, my dear brothers and sisters, so we come to remember our relatives, our brothers and sisters, our parents. At ngayon ay hindi lamang remember, but to pray for them. Kasi nauna na sila. And we pray that they will be in the bosom of our Lord in the next life. So, the next thing that we should remember is that we should be reminded, paalaala tayo na tayo ay pupunta rin sa kabilang buhay. Kaya, sana palaging nakahanda tayo dahil we will not live forever and someday God will take us also into the next life. So tayong lahat ay kukunin ng ating Panginoon. Alam niyo, I'm already in my 70s at dito sa aming faculty building, ang kasunod ng building na yan ay ito na yung retirement house, ano, retirement house namin.
At alam ninyo, pagkatapos naman yung retirement house, nandun na po yung ano, sementeryo, ano, doon sa likod. Ano, so, nandun na. So, ipinapaalat sa amin na after the retirement house, nandun na rin yung sementeryo. Kaya ang tawag namin doon sa retirement house ay ano? Ang retirement house, ang tawag ay pre-departure area. Ano yun? Yun, nakihintay na. Pre-departure. Oo. Pero mayroon pang mga nandun sa retirement house na malakas pa. At sila po ay masaya. At ang tawag namin dito, aba itong mga ito masaya pa sila. At ang sinasabi namin ay hindi lang nasa retirement house, hindi lang sa pre-departure, kundi nasa duty-free shop, ano, sabi namin. Sila ay nag-enjoy pa before the pre-departure area. Well, we joke about this, my dear brothers and sisters, because that is really the truth, that someday we will be in the pre-departure area or in the not only pre-departure area and duty-free shop, but by all means, we will not leave this world and we will not live forever in this world. Kaya sana ay huwag nating kalilimutan, dear brothers and sisters, to prepare, no, paghahanda rin ang ating oras kung tayo ay kukunin ni Lord. At papauno yan. Alam ninyo yung mga sinasabi, nagsasabi na pinahahanda ko na yung aking last will and testament. Okay, okay lang, ano, para sa mga anak. At yung mga iba naman ay naghahanda ng kanilang kabaong, ganon, o yung sa kolumbaryum, yung nasusunog, sinunog yung kanilang katawan, at therefore they become ashes. Oo. Well, good, they prepare all these things. That is really part of dying and to be buried. But sana, huwag lamang yun ang ating paghahanda. Dapat ang paghahanda natin ay ang ating kaluluwa, ang ating buhay, pag tayo ay kinuha ng ating Panginoon. So, halimbawa, we have to prepare spiritually. Anong ibig sabihin? Na tayo ba ay nandito sa lupa at nakahanda sa pamamagitan yung mga spiritual preparation? Na wala tayong kagalit, wala tayong mga crimes or different evil that in have our sins in us. And secondly, our Lord said that if we want to enter heaven, we should do also good works or acts of charity. Bakit sinasabi ko ito? Kasi sinabi ng ating Panginoon, when you would come and we will be judged by the King of Kings, by Christ the King, He will ask you, what did you do to the least of my brethren? Ano ang ginawa ninyong kabutihan o kawang gawa na hindi lamang para sa sarili ninyo ang inyong tinutulungan o inyong ginagawan ng mga kabutihan? No, our Lord said, when I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. I was sick and in prison, and you visited me. Enter into the kingdom of heaven.
So very clear yung sinabi ng ating Panginoon na hindi lamang ang ating sarili, hindi lamang yung mga pamamasyal, at hindi lamang po yung mga coming to church and here receive communion, but also yung pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga mahihirap. So tanungin natin, mga kapatid, na mayroon ba tayong nagagawa tungkol sa ating yung mga kawanggawa sa mga taong nangangailangan ng tulong. That is not mine, hindi ho ako ang nagsasabi nito, kundi ang Panginoong Diyos, at ito ay sasabihin niya sa tinatawag na Last Judgment. My dear brothers and sisters, the other thing is that we ask forgiveness from God for our sins. But we ask forgiveness also for one another. Na ang ibig sabihin ay kung mayroon man tayong atrasado, sinasabi natin, o we have hurt the feelings of others, if we have sinned against our members of the family and all that, what is important is that we ask forgiveness and we ask that the Lord will forgive us and also members of the family. Sa pamilya namin ay yung father and mother were always quarreling with one another. Kasi yung papa namin may pagka diktador, no? Kung ano ang sasabihin niya, okay yan. Sundin ninyo, sinasabi, no? Eh papa, hindi ba namin magagawa itong ganyan, ganito, ano? Wala, wala yan, sabi niya ganun, no? At naaawa kami sa mama namin dahil sa kuminsan ay nahihirapan na. Dahil yung papa namin ay may dugong Kastila, may Spanish blood, at bukod pa riyan, may high blood. You know, kaya talagang palaging nagagalit. At alam niyo, pag umaalis na yung mama namin sa bahay, mga 2 days, 3 days, he was out of the house. Then, our father, mabuti naman at pinupuntahan yung mama and sabi niya, umuwi ka na at wala nang magluluto, wala nang mga kasama yung mga bata. And because of that, this sense of forgiveness and reconciliation, nagkaroon kami ng family that was intact, meaning to say na the family became one again. Alam ninyo, kung hindi nagbigay ng patawad yung papa namin, then naging broken na ang family, at hindi na rin ako nakatindig dito sa harapan ninyo dahil hindi sana ako nakapagpare if they did not reconcile with one another. So, these are some things that we should ponder in today's gospel. And the thought always that we are prepared for the coming of the Lord. And for some, it is something that we will not know when it will come. So I would like to end with that beautiful message of the spiritual writer. Sabi niya, I shall pass this way but once. Any good therefore that I can do,
or any kindness that I can show, let me do it now. Let me not neglect nor defer it, for I shall not pass this way again. Amen.